Hi po, mga kapuso, mga pamilya. Nagla-live po ako ngayon. Para bigyan ko kayo ng tips paano makasurvive sa mga katulad kong OFW. Kasi po, diba, lockdown na yan dahil sa coronavirus. So, ang gagawin nyo, una, matulog kayo ng alas 12 ng gabi. What? Para, pag magising kayo, tanghali na. Tapos, kung gusto niyo naman, mag-alarm kayo mga alas 2 o alas 3 kasi baka mapasarap yung tulog niyo eh. Hindi na kayo makakain. Pero pwede na rin. Pero, pagising niyo nun, kinabukasan, hindi na kayo mag-almasal, diba? Kasi, tanghali ni o hapon na. Tapos, so, tipid, diba? Pangalawa, pagising mo, kakain ka. Pagkain mo nun, syempre, magluluto ka pa, magprepare ka pa, o matatapos ka na. Halimbawa, nagising ka ng alas tres. Magluluto ka nun, nagsasaing, prepare mo pa yung pagkain mo. So, anong oras na yun? So, kasama na yung hapunan tan, di ba? Galing ka na. Tapos, pag busog ka na nun, syempre, mag-iisip ka. Paano mo malilibang yung sarili mo? Gawin, ang gawin nyo, ito ha, payo ko sa inyo ha, yung wala pang ganito, mag-download kayo ng TikTok. What? Yun, sasaya pa buhay nyo. Diba? Pangatlo, pag maglaba ka ng mga damit mo, ng mga sinuot mo, syempre, wala kang pambili ng sabon dahil wala ka pang sahod, wala kang pasok eh. Kusutin mo na lang sa tubig, huwag ka na magsabon, tapos sampay mo na lang. Ha? Oh, no! Yung mga ibang lahi dito. Kikita ko sila, nabubuhay sila sa ganun. Yung sabon-sabon. Kasi sa atin eh, mga katulad natin, mga Pilipino, hindi yung makatiis ng wala pang downy. Diba? May downy-downy pa sila ngayon kasi lockdown. Walang sahod, walang trabaho. Ganun na lang ang gawin nyo. Mas makakatipid kayo. Sa pa. Kasi, diba? Ano naman eh. Minsan, dalawang beses na lang tayo sa isang linggo maliligo eh. Kasi, hindi ka nga lumalabas, diba? Oh, so tipid. Para hindi tayo naaksaya ng sabon, pampaligo, tsaka yung panlaba din. Tawag nito, huwag na lang kayong lumabas ng bahay. Mag-stay na lang kayo sa kwarto niyo. Pangatlo yun ha, pang-apat. Huwag na kayong araw-araw maliligo. Kasi, wala naman kayong katabi. Oh, may katabi ba kayo? Wala naman, di ba? Mag-comment nga kayo kung may mga katabi kayo. Kung may katabi kayo, sige. Pwede yun. Kasi may sumusuporta naman. Oh, sa kanila mo hingiin yung ano. Yung pambili nyo ng sabon. Ha? Panglima, para makatipid sa pagkain, tumambay kayo lagi sa kusina. O, pag nakakita ka ng ka-flatmate mo, nagluluto, unang-una mong sasabihin, ate, anong menu mo? Ah, diba? Pag sumagot siya, sasabihin, ay, kunyari, tutulong ka. Tulong ka sa paghiwa, pag-prepare ng pagkain.
Tapos, or sabihin mo, ate, ako na lang magluluto. O diba? Offer muna, ikaw magluto. Kahit hindi ka masyadong masarap magluto o hindi mo alam yung niluluto. Basta, anuin mo lang na kaya mo. O. Tapos, edi syempre, ikaw na nagluto, no? Pagkatapos nun, syempre, hindi ka po pwedeng hindi ka bigyan. O, diba? Pang limang tips yun, ha? Ganyan nakakasurvive ang mga kabayan dito. Kaya, bye-bye, guys. Sana natutunan nyo ang tips ko. Comment lang kayo pag nakatulong yung comment ko sa inyo, ha? Bye-bye!